Buhay mahal na araw, maraming umaakit sa bundok Manao. Sapagkat na naroon daw si Rizal at si Maria Makili. Yung diyak na malaking tapak at yun ay mga yabag daw, mga tapak ni Kristo. At yun yung kanilang sinusunsun. Maraming pa kayo. Lihim na dapat. Pag kayo maglalakbay, punta mo galing sa Lukban, punta mo na Lucena, may makikita kayo na nakakaratula. Ang nawawala ng paraiso. At yung ibig ko, ay, surang yung nawawala ng paraiso na yun. Kung may pagdaro ng konti ay yun ang pako, nasuntuan ang nawawala ng paraiso. Wala ko ba yung surang na yun? Yung kanyang mga pamagat ay nakaka-intriga. At sa mga nagbabasa ng Biblia, sinasaulo pa yung Psalms 91. Na di-ubing mano, nang sila'y napagabal ng ulo, nang sila'y diluso, sila'y nakaligtas, dahil lang sa quintas-quintas nila, yung Psalms 91, na sinulat si San Papin, at quintas, at para daw anting-anting, napakabisa daw yung quintas, yung Psalms 91. Alam niyo ba, hindi yung Psalms 91 yung naikulintas yung mabisa, kundi yung lihim na dapat. Ito'y lihim sapagkat napakahirap masumpungan. Sabi ng Panginoon ay kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwag ang pintuan patungo sa pagkapahamak, kakaunti raw ang nakakapasok sa makipot na pintuan sapagkat mahirap. Ngunit yung dulo ay ba? Lihim na dapat. Bagaman available yung lihim na dapat na yun sa lahat, ngunit hindi lahat ay magkakaroon ng karapatan na makatahan sa lihim na dapat. Kung nasaan ang Diyos at nasaan ang mga matatapag na mga ng Diyos, saan ang pumunta yung mga anak ng Diyos na matatapag na sumusunod sa kordero, sabi sa Apokalipsis, saan man pumunta, yung lugar na yun ay lihim na dapat. Kasasabihin niyo, ang ganda yan ang lugar mo, yung lihim na dapat. Nasungkungan yun ni Hob, doon sa lihim na dapat, na nawala ang lahat ng kayamanan ni Hob at namatay ang sampung niya na lang. So, sasunin natin. Ayaw ka, anong advantage niyang lihim na dapat na yan? Naghirap si Hob. Namatay ang mga anak at nakabukol mula tapakan ng bulbunan. Anong advantage niyang lihim na dapat na yan? Ngunit, sa dapong huli, ay makikita mo na yung pagpapalang ng Diyos ay tumadaloy sa mga pagkalugi sa negosyo, dumadaloy sa pagiging isang kahit sa tuka, dumadaloy sa pagkamatay ng mga mahal namin sa buhay, at yung biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa pagkakasakit. At nang dapat huli, anong sabi ng Panalang Kasulatan? Pinagaling ng Panginoon si Hob. Yung kanyang, yung mga nakabalita na si Hob ay wala nang piksa, ay tumating at may regalong baka, may regalong tarping, tupa at asno. Yung mga nakabalita, nagtatingin yung napakaraming mga regalo. At ang sabi ng Panalang Kasulatan ng naging ari-arian ni Hob ay duble kaysa
na ang lihim na dako ay puro kaligayahan. Meron diyang mga pagsubok, may mga kahirapan, sapagkat alam ng Diyos kung ano yung tamang pagsasanay para sa atin para tayo maging karapat-dapat sa buhay na dapat. Kung yan man ay pagkakasakit, yan ay lihim na dako ng pangon, sapagkat yung iba'y nakasurvive, yung iba'y hindi. Pero yung ibang nagkasakit sa lihim na dako ay namatay sa piling ng Diyos. At ang sabi ng dalawang kayo, sulat mo, mapapagat ang mga patay na namatay sa Panginoon. O, sapagkat sinasabi ng sulat na sila'y nagpapahinga sa kanilang mga gawa at ang kanilang mga gawa ay nagsisisunod sa kanila. Huwag niyong makalain na pagsalihin na dapat hindi na tayo makakaranas sa kamatayan. Ngunit tiyak na makakaranas tayo ng kapayapaan. Yung lihim na dako ay napakasimple na magkaroon ng tatlong taong pagod. Si Elias ay pinapunta ng Panginoon sa tabi ng sapa. Yung tabi ng sapa ang naging lihim na dako ng Diyos. At habang ang iba'y walang pakain, ay yung mga ibon na masasamang ugali at mga karunang lumang ay tinatalhan si Elias sa lihim na dako ng tinapay at ng karne. Yun ay mga special na pagkain sa panahon ng tagutom. Mababasa niyo sa kanilang kasulatan na magkaroon ng panahon ng itong tagutom, yung ipot ng kalapate ay binabayaran ng napakamahal. Paano mo yung ipot ng kalapate? Ginagurkit. O walang makain eh. Pero sa lihim na dako, yung anak ng Diyos ay may karne at may isda. Hindi na kulang, no? Kaya sabi ng Panginoon ay, dalhin ninyo sa kamalit, ang isang kong bahagit ng handok, at subukin ninyo ako sa bagay nito, sinasabi ng Panginoon, kundi bubuksan ko ang mga dumawa ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang mga pagpapala na walang sapat na silig na kalalagyan. Amen. O kung sa lihim na dako, maaari kang tabutong. Si Pablo'y nakaranas ng kabutungan. Siya niya'y bihasa sa kabusugan at sa kabutungan. Sa lihim na dako ay maaari hindi ka magbigyan ng ayuda. Ngunit doon sa lihim na dako ay mayroon kang kapayapaan na yung kapayapaan yun ang iyong vitamins at minerals. Hindi ka nagkakasakit. Alam ba nyo, yung mga tao kulang ang kinakain ay mas kakao di ang sakit. Amen. Amen. Magpapang kayo sa mga tao na kakain. Hagyan na! Ay, sasayain ko din. Tingnan ko naman, di ba, sikas ka naman, wala kang makikita sa pagkakaranda ko din. Sa pagkakahit yun, ay mahirap na lugar kahit walang makain. Kahit walang mainom, yung lugar na yun ay lihim na dako ng Panginoon. Ang partner ang sabi ni David ay siyang tumatahag sa lihim na dako ng kataas-taasan. Ito yung sunod. Ay mananatili sa lihim ng mga pangyarihan sa lahat. Pagkatanong kahit anong dati yan kahit yan ay mabulol kahit iswater area, maraming basura, takilang dagat, tuktok ng bundok, ay nililiman ng mga pangyarihan sa lahat. At yun yung mahalaga, yung lilim ng Diyos. Ay sasabi ng Panginoon kay Moses ay humangin mo ang iyong panyawa sapagkat ang dako ng kinanulit pinatatay ng banal. Eh kasi ang nakikita ni Moses ay apoy. Nang si Moses ay pinakit ang pangon sa bundok, apat at tuwari niya kausap ang Panginoon sa lihim na dako. Ay nang siya ay bumabalay mo, ang mga tao hindi makatingin. Dahil yung kaluwalhatian ng Diyos ay dumikit sa kanyang balat, sa kanyang mukha. At ang mukha ni Moses ay nangiliwanan. Na kinakailangan, pagpakit siya ng mukha. Ano nangyari ba?
isang leader na babae, isang diakono na pilay, isang bulag na inaalagaan ng lumalama. Ay minsan ay sumimba yung bulag, ay maraming pasak sa mukha, at tinuktukan yung lukalukan ng kalbiro sa ulo, ay tuloy ang sipa. Magkasama rin. Ayun pala eh, nagkwento yung bulag. Gumahat daw sa nasa kumatagas na wala ng parating mga nakasalakit. At yun daw, kasama na kapuntang simbahan, ay hanggang yung tuwing. Kaya sabi daw nung sabi ng bulat sa ano pala, ay tayo sumimba. Sabi daw nung loob, hindi naman laging sinusubok eh. Sabi, ay pa tayo tayo baha. Hindi pa rin. Kasi na. Tako, yung diabo ng pilay, dahil nung may talagang susi, eh, hindi makasimba ka. Ay baha eh, pilay ka. Ay, yun daw dalawa, ang sabi daw ay dito na muna na tayo, gaano katagal sinimpa ng midweek, ay ganito tayo katagal kakapit doon sa gate ng simbahan, sa bakal, ang bahay. At tayo ang may dito na ikakata, dito na rin manalangit. Ganito tayo mapapasok sa loob. Ano po? Ay maya-maya ko, napakadilim ay may nagawit ang salungan si Bahala, super ganda gawit. Noon lamang sila nakarinig. May solo, may chorus, may sakot sa puta. Sabi niya, silipin mo lang kung sino yung mga bisita. Sabi niya, wala ko nakikita. Sabi niya, dinalaw tayo ng mga kuway na pangitin sa langit. Amen. Dahil inuusin yung mga dentist
Pero alam niyo yung mga kapatiran daw, kung gaano karami ang sumisimpa sa Miyerkules sa Sabado, gayon din sa Miyerkules sa Biyernes at sa Iwan. Amen. Kaya may simbahan na alam ko yun. Yung pangatlo ay yung pag, yung nasa bumabo naman yung Villa Pagasa. Kung kayo makakapunta sa Villa Pagasa, halos kayo din. Ay awang mo ba yung nagawasan. At yung mga simbahang masisigla sa Manila, yung mga opisyalis sa Metro Manila, sa mga simbahan namin, kung kayo susunod, yung mga super sisigla ay galing doon sa mga simbahan na yun sa taas ng mundo na pumunta ng Manila. Na yung mga kabataan ay pinag-aaral sa AUP sa PUC pa lang. Kahit na sila ay nagtatalim ng mga gabi, mga balikoy. At na isang tao ay magdadala ng 100 kilo na kasakay na nakalagay sa pangka na sa likuran at dito nakapasama. Isang 100 kilo yun. Kaya yung pag dito ilalagay. Yung pag dito sa palikan ilalagay, hindi kaya. Nasa likuran siya. Apay, mayroon doon pa. Magaman na sa atin ko sa inyo, ay sasabihin ko na mayroon doon at bilis na bulan ang dalawang mata. At yun ay kahit anong teksto yung itanong mo ay i-re-design sa iyo. Mm-hmm. Sa luba ng mga 30 tao, walang record yun na lumiban sa taksipa, pero pag may mga fellowship hindi sa sumasama, andun siya sa loob ng simbahan niya. Mm-hmm. Yung lahat ng awit na yan ay sa ulo niya. At yung mga teksto sa Biblia ay sa ulo niya. Siya ay magaling bulitaran. Napakalakas ang parang naman tayo. At doon, siya yung hiraman ng pera sapagkat hindi siya nawawala ng pera kahit bulag yung kanyang dalawang mata. Mm-hmm. Ang kanyang trabaho ay magpupras, malungkit ng niyog sa mundo. At yung bulag, nagandain niya yung niyog, oh, makakasuman. Kapag magulang lang, masasun. At yung laklak ay tinitingnan niya kung upang, pinakitingnan niya kung saan kumalan. Oo, oh, galing. At yung naiibig sa isang hina. Lulupasan niya at kanyang pupuparsin. Siya ay naniniba nung sakin. Ang isang sakinan doon, mga disken. Pupuntahan niya yun at siya yung naniniba. Sapagkat pag siya tumiba, ay sigurado maturing yung sakin. Mm. Sigurado. At yun ay, siya na rin ang makahapot. Kaya si maraming pera sa ikutangan ng mga maliligaw ang mata. Amen. Sapagkat siya'y nakatahan sa lilim na Diyos. Amen. Sa lilim na Diyos. Kataka-taka. Hindi mo sukat akalala. Ang mga gagawin ng Diyos kapag ito ay naliliman. Mga bagay na pambihira. Mga bagay na hindi nangyari at hindi naisip sa iba. Ay iyong mararanasan kapag ikaw ay nasa lilim ng makapangyari ng sala. At kung palino, ang sabi ng mga awit ay ba? Sa ilalim niya ng mga bagwis, ikaw ay tatakpan. Ikaw ay makakanglog. At tatakpan ka ng kanyang mga bakpak. Sa disyerto ay walang ginawa niya kundi gira, away ng awayan, lamunan ang mga hayop, ang ilog at mga insekto. Ay kapag ang pinakamabilis na kawin sa ayong sisiyon yung inakay, kung sa kwala yung bago anak, kung sa ilog ay mga sisiyon, mga inakay, yun ang mga walang kaya, yun ang mabilis nakawin ang ibang hayop. Pero, mahirap naawan ang isang ina na may malalaking pagwis lalo ng mga agina kahit na ng mga at ang kaisisi na ibon ay matapang mga kapatid. Ako'y naglalakad sa buntok ng mga pagyan. Ay
buhay mo yung sisip, pinagpanggalaga ako sila ito. Ay, masakit eh, takbo ako eh. Ay, bakit? Mga matapag yung inahin. Pinagtapanggulang kanyang mga siso na pinaparetalo yung kanyang mga anak. At matapang ang Diyos yung pagtanggol tayo. Patapang. Saan ang tunay na naiwan? Sabi ni David naiwan, sa 1,000 na ang tatakbo. Wala tayo pa. Wala pagtindi ng 1,000. Ay, hindi tayo ngayon pa sa 20 lang naiwan. At saan tayo ng 1,000? Ay, pag ikaw ang nakalaban ay tatakbo yung pareho sa 1,000. Hindi mo problema yung kaaway. Basta ikaw ay nasa ilim ng makapangyarihan sa mga. Hindi mo problema yung kaaway. At ang sabi ka ni Tibetay, 10,000 ang mabubuwan sa iyong kanan. Ngayon ang dami mo. Naging 1,000 na eh. Yung 1,000 ay tumakbo. Nakatakas yung 1,000. Alam mo, nabuwan eh. 10,000 eh. Ngayon ang tindi niyan. Ay sabi ni Tibetay, gayon ang mangyayari pag nasa ilim ka ng makapangyarihan sa mga. Naku, sabi ni David ay, huwag kayong magdadala sa mga salot na yan. Sa mga salot na nagsisimula kung gabi. Yan po na lang na yung parang salot nagsisimula sa gabi. Kung kayo ay kung sa mga kung kayo kung sa lugar ay dumating ang salot nagsisimula yun na yung gabi. Yun ang sabi ni David. Ni sa mga pagpusa sa katanghali ang tamat. Yun ang matindi. Matindi yung mga salot ng tamat. Sabi niya, saka sa mga patibong ng mga kaaway. Mahirap pag magkakak, doon may salot at may mga patibong. Pero ang sabi ng Awit 23, pinaghahanda na po ng Panginoon ng tulang, ng pengon, sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Ganun ang tindi ng mga kapatid. Huwag wala kang stress. Bakit? Ang problema nung ng panahon ay yung paglusog ng mga kaaway sa pagkat wala ng mga international law at wala ng mga bansa-bansa na ipagtatanggol ka walang mga batas-batas. Noong unang panahon ay makarita ko na makikinira yung banago ng mga taga-taliniw. Sinakusap yung mga ari-arian nila, yung mga bahay nila yung diniba. Pagkakariwan nyo yung ato ko ng panahon. Pero sa pagkating ko ay nasa lihim na dapat naliniliman ng Diyos, ay ikaw ay may luntula sa palaw ng gera. Ano ba kayong problema pagkating ng gera? Pagkain mga kapatid ang problema. Pagkain ng salot ang problema, pagkain. Yan ang mga problema natin. Eh, tingnan mo ang nangyari sa Ukraine. Oh, ay, ang problema may pagkain. At madadama yata pa maraming magbasa, hindi ko magtatapos. Sa Ukraine, palawak ng palawak. Pag dumating ang gera, nako, ang transportasyon ay tigilan, walang supply ng gasolina. May normal ay sumpirmahan. Yung ito nga, gasolina natin, sino mong talaya? Nakakabiyahe ka naman yung mga tanker eh, ay yung isang itinaas na, hindi na yung bababa. Bumababa rin, dalawang piso, 50 centavos, ganyan. Huwag mo makalae na kung sino yung nanalo niya na igaganda ang ekonomiya. Huwag kayong maniwala ng mga kapatid. Ang trabaho naman ng gobyerno ay peace and order. Magpagawa ng mga eskol, mga karsada. Pero ikaw na yung magbubukid. Ikaw na yung mag-aaral, ikaw na yung mag-iiksan, ikaw na yung magsisikap. Yung government, mag-provide ng mga guro, mga guwag. Yun ang ihahanda niya. Yung iba'y parang magandang kagagayhan na pag natalo yung kandidato nila ay kawa-awa ng buhay, wala nang mangyayari sa
makalalampas. Sa banal na kasulatan ay mayroong pitong galit ng Diyos na ibubuhos na kalamay sa mga ko. At itong nalalanasan din natin ito, hindi pa ito yung pitong mangkok. Ito'y puot na rin ng Diyos, pero hindi pa yung pitong huling po. Ang sabi ng Panginoon, ang bayan ko, huwag kong nervyoso. Huwag kang matakot. Kumplikang sandali sa aking tagalakon hanggang sa organo ng Diyos ay pakalakot.